Magandang araw mga idol. Sa video na to mga idol, isishare ko sa inyo kung paano ko ginawa itong DIY sari-sari chair. At bakit nga ba sa sari-sari chair? Panoorin nyo ang video to hanggang dulo kung bakit ko siya tinawag na DIY sari-sari chair. Kaya huwag na natin patagalin. Simulan na natin. Para di na umasang may tayo pa sa lima. Isa sa paborito kong joinery ay ang
Classic Joinery. At ito ang Mortis and Tenon Joinery. At yun ang i-apply natin sa project na to. At kung di ka pa lang kapag-subscribe, may kulay pula po dyan, click mo lang. Libre yan. Ito na po yung ating mortis. Ayan. Mortis. Yung mga idol, ito na lahat ng kailangan natin para mabuo natin yung DIY sarisari chair. Kaya siya DIY sarisari chair, gawa ng sarisaring kahoyong ginamit natin. Meron siyang hardwood, meron siyang softwood. Ang softwood ang laman dito ay yung ating chair top. So kung mapapansin nyo, ito yung mortis natin. Dito ako nahirapan gawa ng napakatigas po ng ating base o yung ating kahoy na ginamit para sa base. Ayan po yung mortis natin. Apat yung ating base, meron siyang apat din na mortis bawat isang base. At meron din tayo ditong tenon na meron din siyang mortis. Itong dalawang to.
Ayan. Ayan po yung, ito po yung tenon. Ito naman po yung kanyang mortis. At dito siya nakalagay. Ganun po siya. Kumbaga siya yung ating sandalan. Para minsan makapag-relax naman tayo habang nagkakape, diba? Ito naman yung ating tenon. Ito yung ating gagamitin dun sa base. So kung makapansin nyo, makakaiba yung ating tenon. Makakaiba siya ng design. Gawa na pag pinasok mo siya dito sa mortis, magkakabanggaan siya, kaya ganito po yung ating design sa ating tenon. So subukan po natin para makita nyo rin. Para ganyan po siya. Tapos na ganoon naman po yung design. So ganyan yung design niya. Hugutin natin para makakita nyo rin. So ganyan po yung design niya. So kung nasa loob siya ng ating mortis, yung tenon natin nakaganito po siya. Ayan, nakaganyan po siya. So, huwag natin patagalin. I-assemble na natin to. So, let's go. CCFMNOP. Samaya! CCFMNOP. Samaya!
Kaya ako sa tinawag ng DIY sa Resharing Chair ay dahil kung makapansin nyo, sa Resharing Kahoy yung ginamit natin sa project na ito, mga idol. Pero ang totoong purpose nito, mga idol, is pwede siya sa dining chair at study chair. So hanggang dito na lang muna tayo, mga idol. At kung nagustuhan mo itong project na ito, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-hit na rin yung notification bell button para lagi updated tayo sa mga bagong woodworking project and DIY crafts na gagawin natin. Kaya hanggang sa huli, mga idol, until the next one.